Wow, ang ganda ng bundok, oh. Ganda ng view na to. Perfect na perfect sa ano, vlog. Nausan na ng power mga tao sa likod, tumahimik bigla. Pagkak, Bataan. Okay lang, solid naman eh. 130 lang. Wow, may ilang tao na ibang tao na. 10-10 bawat tao. Lapad na ng kalsada dito. Malapad na ba yan? Ipalipulit po. Kailangan di ba talaga mag-alipulit? Ano ba yan? Yung kakainin yung pabilang linya. Mount Sama, 32 kilometers. Malayo-layo pa din pala, no? Siguro itong daan na to pabalik pagka bumalik tayo sa pinanggalingan natin yung dulo, papuntang Subic yun ano? Ikot lang ikot. Subic ng doon doon ang daan sa Subic yung kanina yung kapaliwata oh, oh. Yung ganda na vulcanizing Subic maragyan ang manahing trans pa. Kasi parang ang daming tao eh, parang natatakot ako. mas nakakatakot pa nga doon sa uli natin pinuntahan. Oo, talaga. Ah, sobrang sikip. Tsaka yung palabas na. Oo. Kasi nagkailang palikod na tayo, parang naging parang private lang din. Oo. Kasi sa amin, oo, nasanay din ako to. Pero ngayon naman, okay naman pala kung marami na ako. Oo. Marami akong Boring. 2.5 lang ang bayad natin. Oo.
105. Tapos entrance na 30 yata yun, o 50. Sa Batangas naman, malayo tayo. Tayo lang yung banda doon. Tapos yung kita ng banda, yung mas marami. Diba? Yan nga lang dito, malayo lang talaga ang biyahe. Pero mabilis ang biyahe kasi ano, walang traffic, magandang kalsada. Tsaka parang maboran, no? Mabuti. Pag inapakumapagka, di ba parang ano, malambot? Di ba? Yung nasa Batangas tayo? Isabela. Oo, parang ganun. Tapos aabot pa kayo ng Kabanatuan. Oo, sir, lalag pa sa aming Kabanatuan. Pagdating sa mauna ang panahon, maghiwalay na yun, ipakanan. Punta ng pala, pagpakaliwa ka, dire-direcho, PBCA yun. Punta ng Beba Vizcaya, Isabela. May 15 ng level 1, 16 pataas, balik sa level 4. Tapos na election eh. Tapos ng election eh. Ganun sila kaugat. Talagang kinokontrol na nila ang pag, ano, ang pag, kinokontrol nila ang paggalaw ng tao. Gas 20 na lang yung kilo ng bigas, bumbong na lang mag-araro. Sabi ko nga sa komento ko eh, sabi ko ako, hindi ako maka Marcos, hindi rin ako maka Dilawan or ano, Pinklawan, sabi ko na ganun. Pero kahit pa siguro mabuhay ang tinaguri, ang pinakamatalinong presidente sa kasaysayan ng Pilipinas, hindi na maibabalik pa muli ang 20 pesos per kilo or isang gatang ng bigas. Ayaw man ang kandidato, sabi ko na ganun. Wala pa yon. Tapos yon nga, sabi ko nga, ang dinuktungan ko pa, ano yon? Nag-reverse na ba ang ikot ng mundo at babalik tayo sa 1980s na ano, na taon para ano? Di ba noon kasi ang early 80s ang isang gatang ng bigas yan eh. 20 ganun. 25. Pero yung isang gatang na yon, ang katumbas nun, 2 kilo yon. Gatang kasi malaki yun. Oo. Dami ang nag-agro dun sa komento ko ngayon. Kalukuhan yun. May babalik sa 20 pesos ang kilo ng bigas. Ano yun? Magiging ano lang ba? Kaya nga tumaas ang ano, ang demand ng pagkain dahil dumadami ang tao. Number one factor yun. Pangalawa, dahil sa technology. Yun yung mga main factor eh, kung bakit ano, tumataas ang ano,
ang bilihin. Patulog na nagsalita. Wow, ang ganda ng bundok, oh. Oo. Ganda ng view na to. Perfect na perfect sa ano, vlog. Wow. Ayun yung dagat, oh. Parang ano, parang papunta tayo ng Bicol nito, ah. Di ba yung asa approaching ka ng Mayon, di ba ganyan na ganyan? Patungkukin na sa kita, may Mayon tapos lang. Oo. Pinagdibig ka sa atin. Oo. Ng Bagat, guys. So from Murong hanggang dito sa proper ng Bagat, it takes 18 minutes and 31 seconds. So ganun kabilis ang biyahe for the speed of about 60 to 70 kilometers per hour lang dahil walang traffic. So once again, guys, this is Red Dragon TV, at kung bago lang kayo sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe, like, i-share ang ating mga video. Maraming salamat and God bless.